Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng The Broken Marriage Vow, isang araw, isang tawag ang natanggap ni Dr. Jill mula sa principal ni Gio. Sinasabi nito sa kanya na kung siya nga raw ay may panahon, maaari nga raw ba siyang magbunta sa kanyang opisina? Agad naman na kinabahan itong si Jill at tanong niya, nasangkot ba siya sa kahit anong gulo? Tugon ng principal, yun ang kailangan nating pag-usapan. Kinahapunan, matapos ang klase sa paaralan, ay naisipan naman ni Mika na magpunta sa arcade sapagkat hindi na naman pumasok si Gio. At hindi nga siya nagkamali sapagkat nadatan niya nga roon ang kanyang kaibigan na busy-busy na naglalaro. Pakiusap ni Mika na bahagya mo nang tumigil sa paglalaro itong si Gio sapagkat nais niya nga roon sana itong makausap. Pero waipek ang pakikiusap niya sa kanyang kaibigan. Kaya naman nabanas na nga itong si Mika at agad niyang pinatay ang computer game. Nagkatitigan ang dalawa at napansin ni Gio na nagagalit na nga si Mika. Kaya naman mahinahon niyang tinanong ang kanyang kaibigan, ano bang gusto mo? Mataray na sinabi ni Mika, nag-aalala na ang mama mo sa'yo, pati ako nag-aalala na. Simula nang pumunta ka dito, feeling ko may mali na eh, ba't ba nagkakaganyan ka Gio? Sagot ni Gio, wala, gusto ko lang. Pero kwento ni Mika na nagtanong nga raw sa kanya ang dad ni Gio, kinukumusta nga raw siya nito, ganoon nga rin daw ang iba pa nitong mga kaklase, nag-aalala na nga raw silang lahat sa kanya. Diretsahan siyang sinabihan ni Mika na gusto niya nga raw sanang i-real talk ito. Gusto niya raw sanang magets kung bakit ito nagkakaganyan. Pag-amin ni Gio na ang pakiramdam nga raw niya kasi ay hindi siya welcome kahit saan siya magpunta. Kwento pa niya na sa bahay nga raw ng kanyang dad ay para lamang daw siyang saling pusa na kinupkup nila. Oo, alam ko sinasama nila ako sa mga lakad nila, pero pakiramdam ko parang pilit lang eh. Napagalitan pa nga ako ng parents ni Lexie eh. Hindi nga rin daw siya makabalik sa kanyang mama dahil nga raw kay Coach Gab. Sagot naman ni Mika, kahit naman nandun si Sir Gab, siguradong iwi-welcome ka pa rin ni Tita Jill. Tugon ni Gio, hindi naman yun yung dahilan eh. Ayaw na sa akin ni Mama. Nang marinig ito ni Mika ay tila nairita na nga siya kay Gio. Wika nito, Gio para kang tanga, hindi yan totoo. Kulang na nga lang kidnapin ka ni Tita Jill eh. Pero ayon kay Gio, kunyari lang yun. Sagot tuloy ni Mika, ano bang pinagsasasabi mo? Di bang sabi mo gusto mong malaman ang dahilan? Sinasabi ko na nga sa'yo eh, bahala ka na nga dyan. Naiinis na sinabi ni Gio. Pero malambing na sinabi ni Mika na huwag na nga raw magalit pa sana sa kanya si Gio, gusto lamang daw niya sana itong maintindihan. Bakit ba? Naiiritang tanong ni Gio, dahil importante ka sa akin Gio. Sagot ni Mika, natigilan na lamang ito nang marinig niyang sinabi ng dalaga. Samantala, habang sila'y nag-uusap ay wala naman silang kamalay-malay na sa di kalayuan ay nag-oobserba na nga itong si Enzo. Napansin niya na tila may gusto itong si Gio sa dalaga. Natuwa ito sapagkat panibagong impormasyon na naman ang kanyang nakalap mula sa anak ng kanyang dating kaaway. Sa inyong palagay, posible kayang gamitin ni Enzo itong si Mika at Gio para makaganti kay Dr. Jill? Dito na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw ng Lunes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.